gonna be a very bonga day kasi ngayon mamimit ko si Camille na balita ko ay BFF daw ito ni Chris. At walang duda na tutulungan ko siya ngayon na mag-shopping. Isang outfit na napili ko for her is dress naman. So may pagkaboho feel yung dress, which is I think okay naman for her. Kasi yung issue niya is the hips, ba? Diba? So ayoko naman siyang, kung medyo naiilang pa siya sa silhouette niya or dun sa hips niya, ayoko siyang bigyan ng dress na super tight fit. Yung cut niya is empire eh. So malayo yun sa emphasis sa hip. I found this skirt. It's a tulip skirt na I think mas okay yun sa mga silhouette na medyo conscious sa hips. May shape siya to emphasize the hips, but it's not yung sobrang nagmumukha kang malaki. Tapos, a simple top lang, I found this geometric na top for her, na I think okay naman, bagay siya with the skirt. Sa mga may issue with their hips, wag iwasan natin yung mga ganitong klase ng skirt, like mga ruffled, may mga shearing, tapos layered, kasi mas ang tendency nito pag sinuot, mas na-emphasize yung hips, so mas magmukha tayong malaki. I would recommend yung mga ganitong klase ng skirt, mga tulip skirt or mga pencil cut, kasi pag sinuot mo to, mas slim tingnan. We styled na lang, trinim na lang namin kasi yung pinakamaikling layer nandito sa tuktok tapos yung pinakamahaba nandito, so ang layo, hindi naka-blend masyado yung buhok. Pinakulayan natin ng darker because nga medyo brassy na. Pag sinabi mo kasing brassy ang buhok, parang kulay kalawang. So parang nagiging orange na siya. Yun yung nangyayari sa buhok pag masyado na siyang overprocessed or nakulayan ng ilang beses tapos naaarawan. Parang malalim yung circles niya, andito ay, tapos meron siyang pigmentation dito, parang mga pekas. So madali naman yung takpan ng foundation. Excited na ba kayo? Ready na kayo? Alright! Camille, labas na! Confidence sa sarili niya and umayos talaga yung itsura niya. So, I'm really happy for her. Ang laki ng pagkakaiba. Lalo nga siyang gumanda.